Nagdeklara na ng General Flood Alert ang NDRRMC sa Region 6 to 13 at sa ARMM dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Ang resulta kasi nito, baha. Gaya na lang ang sitwasyon ngayon sa Cebu kung saan umapaw na nga ang mga ilog. Ikwento mo, Katrina Bisnar ng News 5 Cebu. Magdamag na binayo ng malakas na ulan ng Metro Cebu. Sa Sityo Laray, Barangay Kansaga sa bayan ng Konsolasyon, mabilis na umapaw ang tubig sa Kansaga River. Gamit ang truck at mga lubid, ang mga residente nito tulong-tulong sa pagsagip sa mga kababayan nilang naipit sa rumaragas ang tubig. Isa sa mga nailigtas si Rutsel Hermoso, kasamang isang linggong gulang na anak. Ang hirap kasi, ang taas na ng tubig paglabas namin, taga-baywang na. Ang kapitbahay namin may truck. Kaya na-rescue din kami kaagad papuntang kalsada. Dito sa gym ng Consolacion National High School, pansamantalang in-evacuate ang mga residenteng nakatira malapit sa Kansaga River. Hanggang kaninang umaga, tuluyan ang umapaw sa kalsada ang tubig mula sa ilog. Ang mga sasakyang ipong hindi na nakalusot sa baha at tuluyan ng umirik. Ang ilang kalye tuluyan ng inanod ng baha at lupa. Sa bayan ng Liloan, sinisisi naman ng mga residente ang kakulangan ng drainage system sa kanilang lugar. Ang riprap sa subdivision ng Somerville, tinangay na rin ng tubig mula sa Kotkot River. Bukod sa pagbaha, ilang pagguho ng lupa ang naitala sa Metro Cebu. Ang sinisisi naman ng mga apektadong residente, ang iligal daw na paghakot ng buhangin at graba sa mga ilog. Katrina Bisnar, News 5 Cebu.